po, si Benjo, 29 years old. Sa edad ko pong yan, wala pa akong asawa. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, nangyari ito nung ako'y 25 years old pa lang. Sa katunayan, nagkaroon ako ng kalibin. At ang kalibin ko na yun, hindi siya gaya ng iniisip ko. At yung pangarap kong babae, kasi nga naman, dahil sa kapilyuan ko, nagkaroon ako ng parang asawa na rin nang wala sa oras. Alam kong nagtatanong na ang mga isipan nyo ngayon kung paano nangyari yon. Hayaan nyo po ako ngayon na ilahad sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ganito po ang nag-umpisa ang lahat-lahat. Benjo, bro, may lakad daw ang tropa. At balita ko, sa kabilang bayan yata. Sagot daw ni Rods. Alam mo naman yun, maraming datong. At ang sabi pa niya, gusto niyang sulitin yung mga araw na nasa ibang bansa siya. Iba ang hilig ni Rods, kaya ihanda mo muna ang sarili mo. Hindi ka na bata, para paliwanag ko sa iyo ang lahat. Dadaanan na lang kita pag may update na kung kailan yung saktong araw ng lakad. Sige na, Benjo. Uuwi na ako. Yung sinabi ko, ah. Sige na, alis na ako. Ang sambit ni George. Isa din si George sa mga kaibigan ko. Umalis na nga si George at ako naman. Tamang hintay na lang ng araw kung kailan yung sinasabi nilang lakad ng mga tropa. Pagkalipas ng halos na isang linggo, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Josh at ang sabi niya, ayusin ko na daw ang sarili ko at yung nang araw na sinasabi niya. Nung araw na yon, dumating nga si Josh at kasama na niya yung mga tropa namin. 10 kami noon, 2 yung dalawa naming service. Pagkalipas ng 3 oras na biyahe namin, nakarating na kami sa lugar na gustong puntahan ni Rods. Finally, nakarating din tayo. Ang sigaw ni Rods, oo nga, na-miss ko tong lugar na to, ah. Lalo na yung mga babaeng ubod ng ganda. Ang pagsang-ayon naman ng isa ng mga kasama namin. Ilang taon ding hindi naka-uwi si Rods dahil busy daw siya sa kanyang trabaho. Pilyo si Rods at hindi na ako magtataka kung bakit kami pumunta doon. Isang class na club ang pinuntahan namin. Mayaman si Rods. Kaya niyang bayaran ang ilang babae. Pero yung kayamanan na yon, hindi naman niya kayang bilhin ang totoong kaligayahan. Kasi nga naman, sandaling kaligayahan lamang ang nakukuha niya. Yung unang naging asawa niya umalis na. Hindi na niya kayang makisama kay Rods. Babaero kasi ito. Ang gusto yata niya matikman ang mga iba't ibang babae sa mundo. Kaya yun ang nangyari sa kanya. May isa silang anak at dinala iyon ng ex-wife niya. Hindi naghabol si Rods sa kanilang anak dahil mas gusto ng walang sagaba sa buhay niya. At sa kanilang paghiwalay, mas lalong naging babaero si Rods hanggang sa nag-abroad siya at nagtrabaho bilang isang engineer. Sobrang higpit doon sa lugar na pinuntahan niya. Kaya hindi na umubra yung pagiging babaero niya. Pag umuwi siya, dito na lang niya sinusulit ang lahat. Nag-enjoy kami nung pumunta kami sa class na club at hindi ko inaasahan
na dito ko na pala matatagpuan ang isang babaeng makakasama ko sa mga kalokohan. Nasabi kong kalokohan dahil nung umuwi na kami sa lugar namin, hindi ko inaasahan na nasusunod siya. Itago na lang natin si girl sa pangalang Clea. Si Clea ay isa siya sa mga babaeng nag-asikaso sa amin sa club na pinanggalingan namin. Noong sumunod siya sa lugar namin, tinanggap ko siya. At dahil mag-isa lang naman ako sa bahay, hindi na ako nagdalawang isip na patirahin siya doon. Nasa isang bubong kami, pero walang nangyari. Hanggang sa nagkayayaan ng mga tropa, nag-inuman kami sa bahay at gaya ng dati, kanya-kanyang dala ang mga tropa ko. Kung wala si Clea sa bahay, ako lang single doon. Buti na lang at nandun siya. Kahit papano, hindi naman ako magiging kawawa. Napasarap ang inuman at kwentuhan namin. At sa hindi inaasahan, may nangyari sa amin ni Clea. Ako kasi yung unang sumuko noon sa inuman at ang sabi ko sa kanila, matutulog na ako. Hindi naman ako masyado lasing noon. Iniiwasan ko talaga yung masobrahin ko sa alak. Takot kasi ako. Kadalasan kasi pag ganun na sobra yung alak sa katawan ko, nabablangko ako. Nakakagawa ako ng hindi maganda. Iyon na nga, dahil sa kagustuhan kong hindi mablangko, nagpaalam na akong matutulog na. At sinabi ko kay Clea, siya na ang bahala sa kanila. Sa tagal na magkakasama na kami ng mga tropa ko, kilala lang kilala ko na nila ako. Kaya naintindihan naman nila nung sinabi kong matutulog na ako. Pumasok na ako sa kwarto ko, hindi ko na isinarado ang pintuhan. Agad akong umigas sa kama at tinanggal ang suot kong pantalon. Naka-boxer na lang ako noon. Pumikit ako at hindi ko namamalayan na nakaidlip na ako. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay sa aking pagkalalaki. Ramdam ko ang pagtaas pagbaba nito. Ulat ko ang mga mata ko at nakita ko si Clayna na nakaupo sa gilid ng kama. Wala rin itong saplot. Clea, ano to? Anong ginagawa mo? Ang tanong ko. Benjo, relax ka lang. Relax lang at mag-enjoy ka. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin ko sa'yo. Huwag ka nang tumanggi pa ang bulong nito. At dahil sa sobrang husay ni Clea, aaminin ko, nasisiyahan ako, lalo na noong nag-decide na siyang maging iisa na kami. Hindi na ako tumutol sa gusto niya. Sa madaling salita, nagpaubayan na ako. Sabay naming inabot ang rurok ng tagumpay at pareho kaming nag-enjoy. Ang alam ko noon, nakaalis na yung mga tropa ko. Hindi pa pala. Noong natapos kasi kami, lumabas na ako mula sa kwarto ko at nakita kong lumipat na sila sa terrace. Magdamag silang nag-inuman noon, kami naman ni Clea, magpakalunod kami sa saya. Mula noong naumpisan namin ni Clea, lagi na naming ginagawa. Hanggang sa may sinabi si Clea na hindi ko lubos sa kalain na papayag siya sa ganon na setup. Benjo, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Gusto ko kasing mag-level up. Sa katunayan, boring na ako sa ganitong buhay. Gusto kong marinasan yung mga
naririnig at napapanood ko. Nakaka-insente kasi. Totoong nagtatrabaho ako sa club, pero never ko pang naranasan yung ganun. Ang nakangiting sabi nito. Wait nga lang, Clea. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi mo. Anong ibig mo sabihin? Anong level up ang sinasabi mo? At ano yung gusto mong maranasan? Ang tanong ko. Benjo, alam kong hindi ka maniniwala. O siguro sabihin mong nababaliw na ako. Pero ito ang gusto ko eh. Yung nasubukan ko ang dalawang lalaking sabay na gumagamit sa akin. Oo, Benjo, yun ang gusto ko. Sana pumayag ka. At sana may makakasama tayo. Wala naman tayong relasyon, kaya okay lang ang sagot niya. Ha? Yun ba ang gusto mo, Clea? Yung laspagin yung katawan mong sabay? Anong nakain mo? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? At talagang gusto mo pa ng sabay talaga? Anong klase kang babae? Oo, sabihin na lang natin na walang love o kaya wala tayong ugnayan. Pero Clea, para na tayong magkalipin eh, may nangyayari na sa atin. Ang wika ko. Benjo naman eh, nakakainsulto naman ang mga sinasabi mo. Kailangan pa bang tanungin kung anong klaseng babae ako? Kailangan talang tanungin yan, no? Sige na. Baka kasi nakakalimutan mo na, Benjo, nung nakilala mo ako, nagtatrabaho na ako sa club. Ngayon, ikaw na ang makakapagsabi ngayon kung anong klaseng babae. Diyos mio naman, Benjo. Kung ano-ano na yung pinag-uusapan natin na basta, gusto ko yung sinabi ko sa'yo. Dalawang lalaki ang gusto ko. Kung hindi mo kayang ibigay ang hinihiling ko, never mind na lang. Ako na lang bahala maghanap ang tura nito. Okay, fine. Sige. Kung yan ang gusto mo, Clea. Si Rods, siya ang kasama natin. Siguro naman eh, pasado na siya sa panlasa mo. Ang wika ko. Oo, Benjo. Tama ka. Buti na lang at naisip mo agad si Rods. Kung pwede sana, mamayang gabi na. Ang nakangiting wika nito. Ha? Agad-agad? Ganon ka na ba kadesperada, Clea? Pero, sige. Kung yan ang gusto mo. Sa tingin ko naman eh, walang plano ang mga tropa. Kaya, deal. Mamayang gabi. Ang sabi ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Clea, tinawagan ko na si Rods. Hello, pare. Available ka ba mamayang gabi? Kasi may hinihiling tong si Clea. Biruan mo yun. Gusto daw niyang dalawang lalaki ang gumamit sa kanya. Grabe pala yung babae na to. Ang turan ko. Benjo, seryoso ba yan? Ayos yun ah. Alam mo, ganito din yung gusto ko eh. At yung hinahanap ko, salamat naman at matutupad din yung iniisip ko na to. Saglit lang, maliligo na ako at pupunta na ako dyan. Ang masayang sabi ni Rods. Napapailing na lang ako nung biglang pinutol ni Rods ang usapan namin. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit may mga taong ganito. Hindi pa nakokontento sa isa lang. Bahala sila. Makikisabay na lang ako sa kagustuhan nila. Ang sabi ko sa aking sarili. Noong mga sandaling yon, hindi ako mapakali. Parang ang tagal ng oras. Palibhasa kasi, first time kong gawin ito. Kaya balisang balisa ako.
pagsapit ng itinakdang oras na pag-uumpisa, nakahanda na kaming tatlo. Naligo kaming sabay at uminumpisan namin sa banyo. Nung nasa kalagitnaan na, lumipat na kami sa kwarto. At doon na namin tinapos. Sobrang kakaiba pala pagtatluhan. Nakaka-excite na hindi ko mapaliwanag. Noong natapos na ang eksenang kakaiba, lupay-pay ang aming mga katawan. Nakatulog kaming tatlo, kaya lang ang hindi ko inaasahan. Pagkising ko, wala na si Clea. Umalis na ito na walang pasabi. Nung matupad ko na ang gusto niya, hindi ko na siya tinawagan pa. Malinaw na sa akin ang lahat. Gusto lang niyang maranasan ang tatluhan. Nung nagising si Rods, hinahanap niya si Clea. Para bang gusto pa niyang ulitin pa. Pero nung sinabi kong umalis na ito, sinabi niyang sayang daw. Natatawa na lang ako noon dahil tila ba hinahanap-hanap na niya ang babaeng nagbigay ng kakaibang saya. Sa ngayon, wala na akong balita kay Clea. At si Rods naman, bumalik na siya sa ibang bansa. Sa katunayan, hinihikayat din niya ako mga ibang bansa, pero ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. Mas gusto ko kasing mabuhay dito sa Pilipinas, kahit na hindi ganun kalaki ang sahod ko. Ang mahalaga, malaya ako. Enjoy life habang binata pa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Benjo.